Ay, naputol yung una nating kwan. Ito, continuation. Pinag-usapan natin yung hibiscus. Ito, gumamela, nabigyan ng isa kong bata sa daycare nung Mother's Day. Nung Christmas or winter, nalagas lahat yung mga bulak ay mga dahon. Kaya pinasok ko sa basement. Na yun eh, nilabas ko. Na yun, nag-start na naman na lumalabas yung mga kuan, mga dahon niya. Okay. Ito naman, kung maalala ninyo yung last week na video ko, sabi ko sa'yo na hindi ko iha-harvest itong pechay na ito kasi ipapamature ko. Kukunin ko yung mga seeds na yun. Tignan ninyo. Yan, ang mga magmamature ito, magda-dry out. Na yun, kukunin ko yung mga seeds para next, for next year planting. Okay, ngayon, tignan niyo itong shallots o green onion. Namumulaklak na sila. And ngayon, may mga new onions, green onions na umuusbong. Yan. Yan naman si kabutsa natin. Yan, lumalaki. At saka yung mga collard greens. Yan, collard greens na nakapaso. Yung mga iba nasa lupa. Ito, hindi collard pala ito. Mga Brussels sprouts sila. Yan, itinanim ko sa lupa. Ito naman si alumbati. Yan, dami ng dahon. Yan. Ito naman si kochi berry. Yan. Tapos yung mga yan, yung mga okra na kuan itinanim ko sa lupa. Ngayon, papasok naman tayo sa loob ng garden, playground ng mga bata. Okay? Yan. 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 Kung yan ang playground ng mga bata. Ngayon, wala sila na yon. Kasi lockdown. Yung lockdown namin, nag-umpisa lang na nag-open ang mga business. Kaya yung mga schedule namin na yon eh, parang part-time lang, hindi full-time. Yan. Yung malahiyan. Ito si string beans. Ito, nilagay ko dito sa playground ng mga bata. Ito naman yung mga peppers or Hungarian hot mix ito. Yan. Binili ko ang mga seedlings sa isang nursery plant malapit lang sa amin. Ito oh, may bunga na siya. Yan. Ito naman si eggplant. Itong mga eggplant, sabi eh, Japanese eggplant daw yung mga ito. Tignan natin. Hindi ko alam na siguro sa kwan, sa palaging umuulan dito sa amin kasi parang spring eh, spring season pa namin dito. Ayan, parang ang mga dahon hindi maganda pero yung umuusbong na mga dahon healthy naman sila. Ito, yan Italian long eggplant pala ito, mga to. Yan, binili ko yan sa nursery. Ito ang mga celery ko. Yan, healthy sila. Walang kumakain. Ito rin. Yeah. Ito ang mga green pepper ko. Yan, malalaki na sila. Yan, green peppers. Yan, yung mga kamote tops ko. Yan. Hindi ko yan kuan, i-harvest ko yung mga tops nila. Hindi ko hindi ko yan i-kuan, papalakihin o yung sabi nila na kuan, pag yung top, yung gusto mo yung fruit niya, yung
root crop, wag mong i-harvest yung tops. Pero gusto ko ang mga tops, yan ang rason kung bakit ako na naghalaman ng kamote top. Kamote, sweet potatoes, kasi yung tops nila ang gusto ko. Doon naman si cucumber, ayan, dalawang klase yan, yung pickling and yung straight cucumber. Yan na, malaki na si Opo, yan. Yan, yung bigay ng kaibigan ko, yung seeds, pagkatapos na nung lumaki na i-transfer ko na dyan sa ground. Ito, maalala ninyo sa first video ko itong year na ito. Ito si Taiwan Pechay. Hindi ko yan hinarvest kasi ang gusto ko yung ipamature yung seeds ang gusto ko yan. Tignan ninyo, ang ganda ng bulaklak nila. Tapos, ito, papamature ko ito. Tapos, yan, kukun. Yan ang gagamitin ko na mga yung mga seeds nila. Pag mag-dry out sila, yan, para sa next year. Yun naman, si Juan, kabutsa, mga kabutsa yan. Ayan, na yun. Ilalagyan natin ng kwan ng support itong mga string beans. Yan ang mga string beans. Yan, kailangan nila ang support para yan pag kakalatkat na sila may support sila papunta doon sa fence para hindi sila mahuhulog sa ground yung bunga, hindi kakapit sa ground pero sa kwan, so dito sa mga sticks para tutulong sa kanila. Ay, pupunin na hindi yan. Tulungan natin sila. Ayan. Ayan. Ito naman si Beans. Ayan. May umusbong. 1, 2, 3, 4. Apat na umusbong. Yung may iba hindi yata umusbong yun. Tapos ito naman si Alumbati. Ay, hindi. Anong sabi ko? Hindi alumbati ito eh. Kabutsa na inilagay ko sa pail. Yan. Yan. Container. Yan. Ito naman, kung nakikita ninyo, punong kahoy yan. Yan. Ito ay blackberry. Blackberry. Blackberry yan. Una, red muna sila. Pagkatapos, pag maghihinog na yan, magiging purple or black ang kulay. Yan. Nung binili namin ito, itong bahay namin, ayan, kuwan na, nandito na siya. Kaya, yan. Daming mga squirrel at saka mga ibon, gusto rin nila at saka yung mga bata. Pag hihinog na yan, i-update ko kayo. Okay, yan ang blackberry tree namin. Okay, yan na. Pagkatapos dalagyan natin yung sticks ang mga ito para magtutulong na sa support sa halaman sa pag magkakalatkat na sila. Okay, yan na. Ito ang kwan ko ginagawa. Ito ang ginagawa ko pag hindi, wala akong daycare o busy ako. Sa kabila naman ng
ng playground. Mga mint ang hinalaman ko at saka mga shallots. Yan. Noon, at saka mga squash. Diyan ko ihahalaman yung mga squash. Kasi may mga bunny rabbits ako. Pag yung favorite nila ang itatanim ko doon, kakainin nila. Kaya ayaw niyang na-obserbahan ko. Ayaw nila ang mga squash. Siguro Makati o ayaw nila yung mga ferns o yung mga amoy, ang amoy ng squash, kaya hindi nila kinakain. Kaya ito, yan ang ginagawa ko pag wala ang mga bata o pag stress ako, dito ako nag-spend ng time ko. Parang stress reliever ko ito. Mga yung planting, ito, kung nakikita ninyo, ito ang ginagamit ko na soil, kasi dito sa amin yung hindi ko basta-basta ininalagay diretso sa soil. Kasi sa tagal yata na nagagamit yung soil, nawawala ang mga vitamins or minerals. Kaya ginagawa ko, bumibili ako ng garden soil for ground, in ground use. Tapos imimix kwan naman sa paso, imimix ko ang mga ito, itong dalawang ito. Ito ang potting soil. Potting mix, moisture max. Ito, plus fertilizer na yan. Para sa container gardening. Kaya, ang alam ninyo yung kwan, itong dalawa, i-mix ninyo. Mix. Pagkatapos, yan ang ginagamit ko sa mga pots ko. Mahal yata ang mga ito. Yan. Tapos, yan ang mga soil na ginagamit ko para sa mga pots at saka in ground. Bago ko itanim yung mga halaman ko sa ground, yan. I-kwan ko muna, imimix ko yan. Pagkatapos yan ang ilalagay ko sa bottom at saka sa paligid ng halaman. Ito naman, nagtataka siguro kayo kung ano ito. Ito ang yellow cornmeal. Ginagamit ko ito pag may oras o may season. Ay, not season. May time na ang dami-dami, ang daming langgam dito sa paligid ng mga plants ko o yung mga halaman. Lalo na pag mainit, pati sa mga leaves o mga dahon ng mga kwan, ng mga halaman, inaatake nila. Kaya may nagsabi sa akin na kaibigan na ang gagawin ko, hindi chemical ang i-spray ko. Imbes, ito ang sinabi niya, bili ka ng cornmeal, ilagay mo sa paligid ng halaman mo. Yan, nung ginamit ko nga, very effective siya. Wala na nga akong masyadong nakikita na langgam. Yan, kinakain yan, yung alam mo na yung mga ants langgam, di ba? Kukuha sila ng ulam, pagkatapos idadalhin yan sa mga nest nila. Kaya yun, kukunin nila yan, yung mga cornmeal. Tapos pagkuhan na yung beehive or yung queen, pag nakain ito, yun, mamamatay. At saka ito naman si lemon tree, sabi nila para hindi raw masyadong kuwan. Kasi last week, palaging naglalagas naman yung mga baguhan na lemon. Hindi tumatagal, hindi nag-i-stick.
nung malaki, kaya nag-aalala ako, bakit kaya? Aya, nung kuhan, tinanong ko sa isa kong kaibigan rin na marunong sa mga halaman yan. Ang daming daming bulaklak at saka mga new na lemon fruit. Pero hindi sila nagmamature. Kaya sabi niya, gagawin mo, huwag mo masyadong i-water kasi ayaw nila ang kwan, masyadong watery. Ay water. Kaya pag nakita mo na medyo dry na yung sa top ng soil, yun doon mo lang i-kwan, i-didiligin. Tapos yung sa morning and evening, mist lang ang gagawin mo. Kasi kailangan rin nila ng moisture daw. Yan ang ginagawa ko. Hopefully na makakakuha pa tayo na magmamature ang mga ito. Mga bulaklak. Kasi yung mga bulaklak may mga bunga yan na maliliit. Yan. Yan. Bango-bango. Bango-bango. Yan. Yan. Tingnan mo. Nalalagas sila. Hindi sila nagmamature. Yan ang ayaw ko. Ay, yung corner da. Dumina. Yan, Yan. Ay. Yan. Hindi nagmamature siya. Tapos sa may isa rin akong kaibigan na nagsabi sa akin na diligan mo ng o bigyan mo ng Epsom salt. Kaya yun, bumili ako ng Epsom. Yun ang ginagamit ko ito. Ito Epsom salt. Yan, i-mix ko yan sa ito. Mimix ko yan sa tubig. At tapos yan ang ididilig ko. Yan ang sabi ng kaibigan ko. Bigyan mo ng Epsom salt. Okay. Yan lang. Yan lang ang update ko sa'yo. Next time na naman kuhan ko kayo. Update ko kayo pag mag-harvest ako. Dami ng kuhan, mga sweet peas. Yan. Alam mo, pag kuhan na, mag-harvest ka. Ang tuwa-tuwa. Parang kuhan. Yung productive ang kuhan, ang planting, o yung mga effort mo. Yung luya ko, hindi pa kuhan, lumabas. Wala man ng kuhan. Sprout. Dahon, hindi kagaya itong mga kamote. Dami ng maliliit na tops. Yung kwan naman nilagay ko na kwan dito, yung ginger, hindi pa na, ay, yun, may malabas na sprout na kwan, dahon o sprout. Yan, itani niya. Yan, ito Yan, yung kwan ng ginger. Okay, yun lang. Hopefully, you have a good day and take care, keep safe, and God bless. Date ko kayo pagkuhan next week or this weekend. Okay, bye.